Mapagpalang umaga sa lahat. Welcome sa ating Sunday Online Worship Service. The Life Giver Christian Family Ministries, Inc. is a Christ-centered, Bible-based, family-oriented community of believers. Worship with us online every Sunday 9 a.m. Sundan ang Facebook page, LCFM Church.org, para sa iba pa nating church activities and updates. Huwag nating kalimutan magpalakasan, magpanalanginan, at mag-aral ng salita ng Diyos. Attend your life groups via online, through Zoom or Messenger. Contact your life group leaders for arrangements. God loves a cheerful giver! For your tithes and offerings, you may deposit via BDO or GCash to this account. Oops! Have a break! Midweek kantahan, panalanginan, at pakikinig ng mensahe ng Diyos tuwing Wednesday, 8 p.m. Tiwala lang! Sa kabi-kabilang mga issues ng buhay, ang hirap basta-basta na lang magtiwala. Lalo pa ang daming fake news na umiikot sa social media. Kaya pa ba nating magtiwala? Yan ang tanong. Samahan natin ang Live Talks with Ding at SJ upang talakayin ang mga current issues ng buhay. Kanino at paano tayo magtitiwala sa panahon ngayon? Tiwala lang Live Talks every Sunday at Thursday. Sana Friday na! Sa mga nagtatrabaho, ito ang madalas na nasasabi. Ito ay buhat na rin ng pagod sa weekday work at hassle sa biyahe papunta at pauwi ngayong quarantine. Kaya para tayo ay magpalakasan, manalangin at matuto, we invite all young adults to TGIF Night, or thank God, it's Friday night, via FB Live or Zoom conference sa mga schedule na nakalista. Join the Lightline YAFB page to follow the updates. Good morning, LCFM. Welcome po sa ating Sunday worship. Sa umaga pong ito, ako po ay nagagalak makasama kayo sa panibagong araw ng pagsamba para sa ating Panginoon. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aawitan, tayo po ay manalangin muna at idulog po natin sa ating Panginoon ang ating bansa. Let's all pray. Heavenly Father, we praise you, we glorify you. Alam po namin na ikaw ay buhay at walang katulad. Kinikilala ka po namin kung sino ka sa aming buhay. Tinataas po namin kayo. Lord, sa umaga pong ito, patuloy pa din po namin nilalapit sa iyo ang buong mundo at lalo na po ang aming bansa. Alam po namin na patuloy pa rin ang pagdami ng bilang ng taong infected ng virus na ito. Ngunit kami po ay naniniwala na ikaw ay Diyos na tapat at hindi nagbabago. We ask for healing and restoration in the lives of all those affected by this disease. At hindi lamang din po nang dahil sa pandemyang ito, kundi para na rin po sa lahat ng taong nakakaranas ng iba't ibang klaseng sakit. Give them comfort and peace po na nagmumula sa inyo. We also pray for our nation, O God. Alam niyo po ang sitwasyon ng bawat bansa. Nalangin namin ang leader ng bawat bansa. Bigyan mo po sila ng kaliwanagan, ng kaisipan para sa mga pagdedesisyon sa kung paano masusolusyonan ang problema na sa kasalukuyang aming kinakaharap. I-guide mo po sila and give them wisdom and strength sa kanilang pag-lead at pag-serve sa aming bansa. Lord, tulungan niyo po ang aming leader na maging tapat sa paglilingkod at magkaroon ng takot sa iyo. Nilalapit din po namin sa inyo at hinihingi ng proteksyon ang bawat isang lalong-lalo na po. Ang lahat na nagsisilbing bilang mga frontliners at ang mga nagbabalik trabaho upang may maipakain sa kanilang mga pamilya. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga healthcare and service providers na patuloy ang paglilingkod. Ikaw po ang gumabay sa kanila. Bigyan mo po sila ng kalakasan. Batid po namin ang hirap at sakripisyong kanilang ginagawa para lang makapaglingkod, hindi lamang po para sa tao kundi para sa iyo din. Bigyan mo po sila ng proteksyon
at magandang kalusugan, lalong-lalo na po na sila ay mas exposed sa virus. Lord, ikaw po ang magbigay ng kagalingan sa bawat frontliners na naapektuhan ng pandemyang ito. Cover them with your love and comfort, O God. At gabayan niyo din po ang buong sambayan ng Pilipino na sumunod sa mga protocols ng gobyerno upang matigil ang pagkalat ng virus. Gamitin mo po itong pagkakataong ito na upang maraming tao ang makakilala sa iyo. Makita ka po nawa ng bawat isa na ikaw lamang ang aming pag-asa. Gamitin mo din po ito, panahong ito, at lalong-lalo na po ang iyong mga anak. Bigyan mo po ang lakas ng loob ang bawat isa para ipalaganap ang iyong salita. Ikaw po nawa ang makilala ng bawat tao sa buong mundo at lalong-lalo na po ng bawat Pilipino. Lord, ikaw po ang manguna sa aming bansa at bigyan mo po kami ng pagkakaisa. Ang pag-ibig mo nawa ang aming maranasan sa sitwasyong ito. We thank you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon naman po ay ating ipanalangin ang ating LCFM Church. Manaming nasa langit, kami po ay nagpupuri sa iyo sa panibagong araw na muli niyo pong ipinagkaloob sa amin upang makapagbigay papuri sa iyo. Maraming salamat po sa kalayaang makapag-awitan ng papuri, makapag-aral ng iyong salita, at makapagbigay papuri sa iyo. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong umagang ito at nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng iyong kapatawaran sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Lord, cleanse us and purify us that we may be worthy to approach your throne of grace. O Ama naming makapangyarihan sa lahat, itinataas po namin sa iyo ang aming buong iglesia, ang iyong mga anak sa LCFM, O God. Dalangin po namin magpatuloy na lumago sa iyong kaalaman at kapangyarihan ang bawat isang miyembro nito. Sa kabila ng aming hindi pagkikita-kita at pagsasama-sama physically, nawa ikaw po ang patuloy na sumama sa amin at gumabay sa amin upang kami po ay makapatuloy na mamuhay ng naaayon sa iyong kagustuhan. Tinataas po namin sa inyo ang aming mga kapatid na may sakit ngayon at nasa hindi maayos na kalagayan. Nawa ikaw po ang magpagaling sa anumang sakit na kanilang nararamdaman. We know that you are a merciful God and that you are our great healer. Para po sa mga kapatid namin na may pangangailangan pinansyal, ikaw po ang mag-provide sa kanila. Alam po namin na ikaw ay Diyos na mapagpala at tapat noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, sa anumang pinagdaraanan namin ngayon, naway tanggalin niyo po ang pag-aalala sa aming mga puso at palitan ito ng pusong nagtitiwala sa iyo at naniniwala sa iyong kakayahan at kapangyarihan. May we find peace and comfort in your presence because we know that you are sovereign over everything and that you are working for the good of those who love you. Nilalapit din po namin sa iyo ang aming mga pastors at leaders. Nawa ikaw po ang mangalaga sa kanila at patuloy na magprotekta at magingat sa kanila. Dalangin po namin ang magandang kalusugan at malakas na pangangatawan sa bawat isa. Ganun din po ang wisdom para sa kanila para sa mga decision making na kanilang ginagawa para sa iyong iglesia. Dalangin din po namin, O Diyos, ang bawat activities sa aming church. Nawa ikaw po ang patuloy na gumabay sa mga namamahala rito at patuloy na magbigay ng mga bagong kaalaman sa kung paano matutulungan ang bawat miyembro sa aming paglago sa iyo. Panginoon, dalangin din po namin ang bawat life group, Lord God. Naway ikaw po ang maging sentro nito at naway patuloy pong makapag-meet ang bawat isa linggo-linggo, Panginoon. At ikaw po ang tumulong sa bawat isa na lumago, Panginoon. At Lord, naway patuloy niyo pong ingatan, gabayan at protektahan ang buong LCFM. At naway ikaw po ang manatili sa puso ng bawat isa at maghari sa aming mga buhay. Muli, Panginoon, itinataas po namin ang iyong pangalan at ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. At ito po ang aming sama-samang panalangin sa napakatamis na pangalan ng iyong anak at aming Panginoong Jesus. Amen. Ngayon naman po, sabay-sabay po tayong umawit ng papuri para sa ating Panginoon.
God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise, every praise, every praise.
to our God. Waymaker, miracle worker, promise keeper,
promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 All that I am never ceased to hold.
Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, LCFM Church. Purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito at may pagkakataon po ulit tayo na makapag-aral po ng kanyang mga salita. At sa umaga pong ito, ng ating pong pag-aaralan ay meron pong pinamagatan na Being a Christian Netizen. How does a citizen of heaven conducts himself on social media? Atin pong i-define muna yung mga terms na nagamit po natin dito po sa atin pong title, Christian Netizen. Kapag sinabi pong Christian, alam ko po na tayo po ay familiar na po dito. A Christian is a person who follows Christ. At tayo po yun, mga mananampalataya po ng ating Panginoong Jesus. At kapag sinabi naman pong netizen, it is a person who actively uses the internet. Actually, ito pong word na netizen, galing po siya sa dalawang salita na internet at saka po citizen. Kaya po naging netizen. So, Christian netizen, it is a person who follows Christ that actively uses the internet. And actively uses the internet. Or tayo po yun. Na tayo pong mga mananampalataya na gumagamit po ng internet. Right now, habang nakikinig po kayo ng preaching na ito, kayo po ay nakasubaybay dito po sa Facebook Live. At tayo po yung mga followers ng Panginoon. Kinakandak po nating worship service na ito online. So we are Christian netizens. Sa pagpapatuloy po natin, meron po akong gustong itanong po sa inyo. Sa bawat araw po na lumilipas, mga ilang minuto po kaya o ilang oras yung nauubos po natin sa pagbababad sa internet, specifically sa mga social media platform like Facebook, YouTube, at iba pa. Minsan po ba yung maabot po tayo ng isang oras? Or less than 1 hour? Or more than 1 hour? 2 hours? 3 hours? 4 hours? Ang isa po sa sigurado ko nung nag-lockdown ay mas tumagal po yung oras natin sa social media. Kasi po syempre pinagbawalan po tayo na lumabas, in-encourage lamang po tayo to stay at home. At hindi po tayo makapag-interact physically sa atin pong mga kaibigan and even the churches, the gatherings ay na-stop po. At sa social media na lamang po tayo bumawi. So, ganun po ang nangyari. Ang dati po nating community sa labas ng ating tahanan ay bigla pong naudlot or bigla pong napigil. At mas naging active po tayo dito sa virtual community or sa social media community. Or pwede rin po nating tawagin na Facebook community. Para po sa atin na gumagamit po ng Facebook. At majority of our time, nandirito po tayo to interact with other people at para po makasagap ng mga balita patungkol sa mga nangyayari sa labas at sa ating mga kaibigan. So we are in this community together. At nandirito na po tayo majority of our time in this new normal. Ngayon po ang katanungan, ano po ang responsibility po natin to our community? At ano po yung mga bagay na dapat nating tandaan as a Christian at ano po yung mga bagay na dapat po nating gawin bilang mga mananampalataya? Babasahin ko po sa inyo ang nasusulat dito po sa Matthew chapter 5 verses 13 to 15. Ito po ang sinasabi. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Tayo pa ay manalangin. Lord, we thank you once again for this time na meron po kaming pagkakataon at kalayaan na pag-aralan at pag-usapan ang inyo pong mga salita. Patuloy po kami nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon, nire-recognize na kami po ay tao lamang at marami pong limitasyon. Kaya po hinihiling po namin ang inyo pong patnubay. Hinihiling po namin ang katalinuhan na nanggagaling po sa inyo, Panginoon. Lord, gabayan niyo po ako bilang inyo pong tagapagsalita. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Huwag po makita ang aking mga kahinaan at kalakasan lamang po ninyo yung makita ng bawat isa. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Thank you so much, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. We are the salt of the earth. Ang sinabi po dito sa Matthew chapter 5, verse 13. Nakikita po natin na tayo po ay inihilintulad sa isang asin at dun po sa mga sumunod na verse, tayo din po ay inihilintulad sa light or ilaw.
Tingnan po natin yung karakteristik ng mga bagay na ito. Ang asin po, ano po yung nagagawa nito? Ang asin po ay nakakapag-preserve ng pagkain. Alam ko po na tayo po bilang mga Filipino, familiar po tayo sa tuyo, sa danggit, sa mga iba't iba po pong mga ganong klaseng pagkain. Ito pong mga pagkain na ito, matagal po silang mapanis because of its salt content at dahil nga natuyo na po sila. So because of its salt content, na preserve po yung mga pagkain na yon, hindi po sila kagad mapapanis or hindi po kagad masisira. Ngayon po sa Christians, as Christian, ganun din po ang dapat gawin natin. We must preserve what is good in our culture. Sa mundo po natin ang pasama ng pasama, sa atin pong community na nagbabago na, we have to preserve what is good. At ano pa po ang nagagawa ng asin? It gives flavor. It is a seasoning agent. Tayo pong mga Pilipino, kulang po ang lasa ng pagkain natin. Actually, hindi lang sa Pilipino, pero almost all over the world, gumagamit po ng asin pampalasa. Kung wala po nito, kulang po yung lasa ng pagkain. And it gives flavor to sa pagkain po. In a sense, tayo din po, we can bring distinctive flavor of God's goodness to all of life. Yun po ang dapat po natin gawin. At sinabi din po that we are the light of the world. So we must bring light in this darkening world. Gaya po ng nasabi ko po kanina, ang mundo pong ito ay pasama na po ng pasama. Yung mga dating mali ay tinatanggap na po ngayon bilang tama, na parabang naging normal na lang. At padilim na po ng padilim. Ang dati nga po, kailangan po nating magliwanag sa mundong ito na kahit dumarami po yung mga gumagawa ng masama, dapat itulak pa rin po natin yung kabutihan na ito po yung magtagumpay. We are the light of the world. At tandaan po natin sa dalawang bagay na yon, sa asin at sa ilaw. Dun po sa asin, hindi po niya mapapreserve ang pagkain at hindi po siya makakapagbigay ng flavor kung hindi po siya ilalagay doon sa meat or doon sa fish. At yung light naman po, it spreads out. It touches all the surface na marireach po noon. So tayo pong mga Christians, ang tinuturo po sa atin ng Bible, we have to interact or we have to get involved sa atin pong community. Ngayon po na nasa virtual community po tayo, Facebook community or social media community, we have to be involved and we have to interact for us to minister to other people. Ngayon po, ano po ang kailangan nating gawin para po maging salt and light for them? Yes, we have to interact, pero in what way at sa ano po yung mga specific na bagay, yung mga dapat po nating tandaan? Alam niyo po ba yung Bible? Wala naman po siyang tinuturo patungkol sa internet or patungkol sa social media directly. Pero marami pong mga teachings dito at mga concept na nagtuturo po sa atin on how are we going to interact with other people. How are we going to relate with them in order for us to be a blessing for them and for us to give glory to God. At yun po yung pag-aaralan po natin ngayon. Ang mga tinuturo po ng Bible kung paano po tayo dapat makitungo sa ating pong mga kapwa-tao, sa ating pong komunidad. And in this season, in this Facebook community, in this social media community, paano po tayo makipag-interact sa kanila? At kung paano po tayo magiging blessing sa kanya, sa kanila, at makapagbigay po ng papuri sa Panginoon. Isa po sa mga favorite character ko po sa Bible, specifically sa New Testament, ay si Paul. Kaya yun din ang isa po sa mga sulat niya yung pag-aaralan natin. Specifically, yung sinulat po niya para kay Timothy, yung kanya pong pangalawang letter for Timothy, or yung 2 Timothy. Titignan po natin yung buhay ni Paul, yung kanyang mga examples, at yung mga principles na tinuturo niya kay Timothy. Titignan din po natin yung mga ibang character dito at pupulutin po natin yung mga aral na pwede po natin i-apply sa atin pong situation ngayon. At dahil po tayo po ay LCFM, at para po mas madali po natin matandaan yung atin pong lesson for this morning, ako po ay gumawa po ng acrostic. At yung acrostic po natin ay internet. Ayan. At ang internet po, ang word na internet, meron po siyang 8 letters. Bawat letters na to ay lalagyan po natin ng points. So meron po tayong 8 points.
Okay lang po ba sa inyo na tumagal po tayo hanggang 12 o'clock sa ating pong message for this morning? Joke lang po. Bibilisan lang po natin. Kaya tumungo na po tayo sa ating pong point number one on how are we going to conduct ourselves in the social media for us to be a blessing and for us to give glory to our God. Letter I. Inspire others by showing your concern. Ito po ay makikita po natin sa 2 Timothy chapter 1, verse 15 to 18. Babasahin ko po sa inyo. You know that everyone in the province of Asia has deserted me, including Pegelus and Hermogenes. May the Lord show mercy to the household of Onesiphorus, because he often refreshed me and was not ashamed of my chains. On the contrary, when he was in Rome, he searched hard for me until he found me. May the Lord grant that he will find mercy from the Lord on that day. You know very well in how many ways he helped me in Ephesus. Ang background po nitong 2 Timothy, nung sinulat po ito ni Paul, siya po ay matanda na at siya po ay nakakulong. At nung time na siya po ay nakulong, nakita po natin na sinabi niya na iniwan po siya nung mga ilan po niyang kaibigan na mga ilan po niyang kasama. At isa po dito na mention, special mention, si Pigelus at saka si Hermogenes, ba't niyo iniwan si Paul? Kawawa naman. Ayun po, iniwan po si Paul nung nakulong po siya. Pero meron pong isang person na na-mention po dito na hindi po nang iwan kay Paul at nag-show pa ng mercy. At nung napunta itong person na to sa Rome, ay hinanapan niya kung saan nakakulong si Paul para madalaw niya. At ito po si Onesiphorus. So, makikita po natin na dito po sa story na to, si Paul kahit na during that time na nakakulong siya, nakaranas po siya ng suffering, ng paghihirap, ng persecution, meron pong tao na nagpakita ng concern sa kanya at saka po ng support sa kanya. Ito po si Onesiphorus. Ngayon po, ano po yung relationship nito sa pinag-aaralan po natin ngayon? Ngayon po tayo po ay nakakaranas po ng pandemic at lahat po nakakaranas po ng krisis. So sa sitwasyon po natin ngayon, we also have to be an encourager and we also have to show our concern to our brothers and sisters at sa mga tao na atin pong nakaka-interact sa social media. Let us show our concern to them. Na hindi lang basta pag-show pero but also by supporting them in the way that we can do. By the means na meron po tayo, let us support them, let us encourage them. Kagaya po ng ginawa ni Onesiphorus kay Paul nung siya ay nakulong. So inspire others by showing your concern. Ngayon po, letter N. Never be ashamed of your faith. Ito po ay makikita natin dun po sa chapter 1 verses 11 to 12. Ito po ang sinasabi. And of this gospel I was appointed a herald and an apostle and a teacher. That is why I am suffering as I am. Yet this is no cause for shame, because I know whom I have believed, and I am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him until that day. So ito po, makikita po natin, gaya po ng nabanggit ko po kanina, si Paul po ay nakulong. At dito po sa mga verse na to ay binanggit yung kadahilanan kung bakit po siya kinulong. Ito po ay dahil sa kanyang pag-preach ng gospel, ng good news about kay Jesus Christ. Ngayon, nagagalit yung mga Jewish leaders, yung Roman government, at talagang kinukulong siya hanggat may pagkakataon. At nakaranas po siya ng mga iba't ibang suffering, ng persecutions. Pero never po niyang ikinahiya yung kanya pong pananampalataya kay Jesus Christ. Ano pong kinalaman nito? Ito po sa pinag-aaralan natin ngayon patungkol sa social media. Tayo po ay nakakapag-post ng mga iba't ibang bagay. Mga personal lives natin, family natin, mga memes, mga iba't iba, nakakapag-share po tayo. Pero one thing na dapat din po nating i-share is yung patungkol po sa pananampalataya po natin. Patungkol po sa Christianity. Kasi po, minsan may mga times na parang ikinakahiya po natin ito or parang takot po tayo na malabelan na banal, takot po tayo na malabelan na masyadong old school, masyadong traditional. Kaya yung mga posts natin usually, yung mga cool lang
or yung mga iba't ibang mga bagay. Pero when it comes to religious things or things about Christianity, ay nahiya tayong i-post. Pero gayahin po natin si Paul na hindi po siya nahihiya sa kanyang pananampalataya. Same thing with our social medias. Wag po natin ikahiya yung pananampalataya natin kay Jesus Christ. Let us show the world na tayo po ay nananampalataya sa Kanya, na Siya po ang ating Diyos. Never be ashamed of our faith. Makaranas man po tayo ng pambubuli or any kind of persecution, but let us not be ashamed of our faith. So yun po, 2 Timothy chapter 1 verses 11 to 12. Ngayon po, tingnan po natin ang letter T. Train yourself not to quarrel. Ito po ay makikita po natin sa chapter 2 verse 14 at verses 23 to 24. Babasahin ko po sa inyo. Keep reminding God's people of these things. Warn them before God against quarreling about words. It is of no value and only ruins those who listen. Don't have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach and not resentful. So dito po makikita po natin, sinasabi po ni Paul kay Timothy na paalalahanan yung mga tao, specifically yung mga mananampalataya, na huwag makikipag-away, huwag makikipagtalo. So very applicable po ito sa atin pong buhay, sa atin pong conduct sa social media. Ina-encourage po tayo ng Bible na let us avoid conflict, especially if it is between our fellow Christians. Parang ang pangit po makita, lalo na po yung mga public post natin, nakikita po ito sa public ng mga Christians, sila-sila yung nagtatalo or nag-aaway. Ito po ay hindi magandang testimony at patotoo sa mga hindi po mananampalataya. So makikita po natin ang reminder po ng Bible na we must train ourselves not to quarrel. May lugar po, may proper place po para dito. Lalo na po, meron naman pong mga good arguments saka healthy argument. Pero sometimes social media, hindi po siya right avenue. May tamang lugar po para dito. So train yourself not to quarrel. Tingnan naman po natin ang letter E. Equip yourself with knowledge and wisdom. Ito po ay sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Dito po sa internet, napakarami pong information na pwede po nating ma-access. And kahit sa Facebook lamang po eh, while scrolling down sa atin pong newsfeed, napakarami pong information na pwede pong ma-feed sa utak natin. Pero tandaan po natin na bago po ito ma-feed sa atin pong mga utak, yung tinitignan natin sa social media, dapat ma-equip po muna tayo ng salita ng Diyos. Dapat we have to be strong, we need to have a strong foundation on our faith, and para yung media ay hindi po ma-transform yung atin pong isip. Dapat makapag-set na po muna tayo ng standards kung ano po yung mga dapat nating tanggapin na makikita natin sa social media. At ano po yung mga dapat nating i-reject? Dapat ito po ay naayon po sa criteria ng Bible. So dapat we must equip ourselves with knowledge and wisdom na nanggagaling po sa Bible. Dapat ang Bible po yung nagdidikta sa buhay natin at hindi po yung influence ng social media. So equip yourself with the knowledge and wisdom that comes from the Word of God. Do your best to present yourself to God as one approved. Hindi po sa pamamagitan ng social media, but through Bible. Equip yourself with knowledge and wisdom. And letter R, tingnan po natin ito. Rebuke others with gentleness. Sa 2 Timothy chapter 2, verses 25 to 26. Opponents must be gently instructed in the hope that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth, and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil who has taken them captive to do his will. Alam po natin sa social media, minsan may mga tao po talaga na dapat po nating i-rebuke dahil minsan yung post nila ay hindi po maganda or may nasabi po sila
or may nasal sila na hindi po kaaya-aya. Pero po ang pagre-rebuke po pala, dapat po pala ito ay hindi po combative stance na para bang aawayin natin sila or naghahanap tayo ng away or ng makaka-argument. Pero ang pag-rebuke daw po must be gently. Opponents must be gently instructed. Rebuke others with gentleness. Ayun po, responsibility po natin yung mag-rebuke ng mga kapwa po natin to correct them, and because we love them, ayaw natin na magpatuloy sila sa mga nagagawang mali. Pero we must rebuke them with love and not with harsh words. Harsh words. Minsan, may mga choices tayo kung paano natin sila i-rebuke. Pwedeng sa comment section nakita ng public or pwede rin naman private messages. Marami pong times na pwede nating i-rebuke yung kapwa natin kahit sa private messages na lang para mas maging maganda yung usapan, and at the same time hindi na rin public yung pag-rebuke ninyo. Hindi rin siya mapapahiya at hindi kita ng ibang tao. So rebuke others with gentleness. Na-experience ko po to na ma-rebuke. And minsan na-experience ko din po na mang-rebuke. Malaking tulong po ito. At rebuke others with gentleness. Tignan naman po natin yung susunod na letter. Letter N. Never neglect purity. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Okay po. So, never neglect purity. Ngayon po, as we are scrolling down sa ating pong mga social media, ako po, Facebook lang po at saka YouTube yung account na meron po ako. Sa Facebook pa lamang po, dami na pong mga explicit contents or tinatawag na rated SPG, mga R18. Minsan po may mga video ng babae na ipapakita ng mga hindi dapat ipakita. Yung mga sensitive parts of their body. Minsan nakakalusot po yun sa Facebook. Or minsan naman yun nga sa yung mga cleavage or mga sexy bodies. May mga ganun na. May mga nakakalusot po sa Facebook na ganun. Hindi na po na-observe yung purity. At yun nga po. Ganun na po yung minsan mga laman po ng newsfeed po natin. Pero we must never neglect purity. Para po sa mga nagsishare ng kanilang mga posts sa Facebook, let us always check kung ito po ba ay hindi magiging stumbling block sa ibang tao. Meron po sinabi si Jesus Christ na once you look to a woman lustfully, you are committing already adultery on your heart. So minsan kung tayo po kung may mga mag-share po ng mga ganong content, parang nagiging instrumento pa po sila na magkasala yung ibang tao. Kaya let us be careful sa mga sinishare po natin at sa mga pinapanood po natin sa social media. Never neglect purity. Let us always keep ourselves pure dahil yun po yung kalooban po sa atin ng Panginoon. Sinabi nga po, flee the evil desires of the youth, pursue righteousness, faith, love, and peace, along with all those who call on the Lord out of the pure heart. So maintain purity, never neglect purity. Yun po ang letter N. Tingnan naman po natin ang letter E. Kung ano po yung dapat po natin gawin sa atin pong social media. Letter E, examples of this world must be avoided. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasures rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. So dito po nakita po natin inisa-isa po yung mga character na masama na hindi po mabuti. Examples of this world must be avoided. Kung makikita po natin, ito pong mga iba't ibang pag-uugali na to, ito pong mga iba't ibang character na to, they are existing right now na eh.
Ito pong mga naunang sinabi po dito na people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud. Parang ang word na nag-describe po dito is vanity. Na para bang ang mga tao masyado silang fan ng sarili nila. Na yun nga, when it comes to social media, they tend to brag about what they have. Patungkol sa kung anong meron sila, patungkol sa kung sino sila. People will be lovers of themselves. Madalas mag-selfie, pinapakita yung... Basta, alam po natin yung mga ganun. Yung mga pinapakita yung pagiging cute mo, pagiging luxurious ng buhay. People will be lovers of themselves, boastful lovers of money. Yun nga, ang luxurious nga ng buhay, pero disobedient to their parents naman. Hindi mautusan na maghugas ng pinggan. Yan, diba't iba? Yan ang sinasabi po ng Diyos dito, I have nothing to do with such people. Wag po nating gayahin yung mga ganong klaseng example. Examples of this world must be avoided. Sa ating pong buhay sa social media, before we do or post something, let us ask ourselves first if it is pleasing to God and if it will bless other people. Bago po tayo mag-post, bago po tayo mag-share ng mga iba't ibang contents, tanungin mo po muna natin sarili natin kung kaaya-aya po ba ito sa Panginoon or just to please ourselves, and ito rin ba ay makakabless sa ibang tao. Examples of this world must be avoided. Pumunta naman po tayo dun po sa last letter ng internet and atin pong last point for this morning. Turn our focus on God's sovereignty despite of adversities. Ito po ay makikita po natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 16 to 18. At my first defense, no one come to my support, but everyone deserted me. May it not be held against them. But the Lord stood at my side and gave me strength so that through me the message might be fully proclaimed and all the Gentiles might hear it. And I was delivered from the lion's mouth. The Lord will rescue me from every evil attack and will bring me safely to His heavenly kingdom. To Him be the glory forever and ever. Amen. Wow. Dito po makikita po natin yung experience po ni Paul nung siya po ay nakulong at nung siya po ay harap na po sa korte. Lahat daw po ay iniwan siya. Wala man lang pong sumama sa kanya para tumistigo para sa kanya. Oh, so, ang lungkot po ng buhay, imaginein po ninyo na almost buong buhay po ni Paul, ginamit niya po ito just to share the gospel. Tapos latter part of his life, nakulong siya at iniwan siya ng mga iba niyang kaibigan, wala nang sumama sa kanya. So, nirecognize niya na ganun yung experiences niya. Pero despite of those adversities, nag-focus po siya sa sovereignty ng Panginoon or sa kabutihan po ng ating Panginoon. Sinabi niya na hindi man siya sinamahan ng iba niyang kaibigan, ng mga tao, pero sinamahan naman siya ng Panginoon. At dineliver siya mula sa mga iba't ibang kapahamakan. At alam niya na hindi siya pababayaan ng Panginoon, the Lord will rescue him from every evil attack. At after all, matapos po ang lahat ng mga bagay na ito, the Lord will bring him safely to His heavenly kingdom. Makaranas man siya ng mga suffering sa mundong ito, pero naniniwala si Paul na balang araw makakasama niya ang Diyos sa langit. So despite of those adversities na naranasan niya, mga paghihirap, nag-focus po siya sa sovereignty ng Panginoon, sa kabutihan po ng Panginoon. At sa pamamagitan po nito, ito po ay nagdulot ng magandang mindset sa kanya. Kapag tayo po tama ang perspective natin sa Panginoon, it will affect our emotions, our thinking, and even the way we post sa social media. Ito po si Paul, kung reklamador to, siguro hindi niya na na-encourage si Timothy eh. Siguro puro daing na lang yung sasabihin niya kay Timothy, pero hindi po eh. Kahit na puro hirap yung naranasan po niya sa buhay, na-recognize niya na nahirapan siya, ina-express niya ito minsan. Pero puro encouragement pa rin po yung lumalabas sa kanyang mga bibig.
dahil meron po siyang tamang perspective towards our God. At dapat ganun din po yung meron po tayo. Dapat i-focus po natin yung sarili natin sa kapangyarihan ng Panginoon, sa kabutihan po niya, na sa kabila po ng mga masasamang nangyayari sa atin, ay meron pong magandang plano ang Diyos na magaganap po sa ating buhay. And by believing on that, maapektuhan po yung pag-iisip natin, maapektuhan po yung mga salitang lumalabas sa bibig natin, maapektuhan po yung actions natin, at maapektuhan po yung buong buhay natin, buong being natin. So let us review. Internet. Letter I, inspire others by showing your concern. Letter N, never be ashamed of your faith. Letter T, train yourself not to quarrel. Letter E, equip yourself with knowledge and wisdom. Letter R, rebuke others with gentleness. Letter N, never neglect purity. Letter E, examples of this world must be avoided. And letter T, turn your focus on God's sovereignty despite of adversities. Babasahin ko po sa inyo yung nasusulat sa Matthew chapter 5 verse 16. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ito pong mga bagay na na-discuss po natin patungkol sa mga pag-uugali na dapat po nating taglayin at mga bagay na dapat po nating tandaan in our life sa social media. Kapag naging mabuti po tayong halimbawa, kapag naging mabuti po yung ating pag-uugali, we abide in the biblical principles when it comes to interacting with our community, the people will notice it and they will give glory to the Father. At ma-attract po sila sa ating pong pananampalataya, which is our goal to share the gospel to them and to give glory to our God. Maraming salamat po. Stay safe po. And God bless. Ang Pastor JC ay nagbigay po ng mensahe na very relevant sa ating pong kapanahunan. At kanya po itong binigyan ng title na Being a Christian Netizen. How does a citizen of heaven conducts himself on social media? At nagbigay po siya ng acrostic na outline. At narito po ang outline. Akin po uling uulitin. Ano po? Internet. I stands for inspire others by showing your concern. N, never be ashamed of your faith. T, train yourself not to quarrel. E, equip yourself with knowledge and wisdom. R, rebuke others with gentleness. N, never neglect purity. E, examples of this world must be avoided. T, turn our focus on God's sovereignty despite of adversities. At ito po ay atin pong dapat gawin sa atin pong mga life group na atin pong i-discuss ang mensahe pong ito. Sapagkat hindi lamang po tayo tagapakinig lamang, kung hindi tagagawa ng mensahe ng ating Panginoon. Yun po ang sinabi ng Apostle James. At hinggil dito, ating tinatagubilinan ang mga Bible study group o ang ating life group na i-discuss ang mensaheng ito. At meron pong guiding questions. Tatlong guiding questions. Ano po? At ito po ang questions. Number one, have you done some mistakes on social media that violates Christian principles? And what have you done to correct it? Number two, among the 8 main points that have been discussed, what strikes you the most and what do you think is the area you need to improve? Number three, what practical and specific things you are going to do to be a blessing and to glorify God on social media? Ito po ang ating magiging guiding question sa ating pong mga life group. Ngayon po ay first Sunday of the month at ating pong ginagawa na
atin pong pinaka tradition, ang magkaroon ng Lord's Supper o ng atin pong tinatawag na communion. Bago po natin ito gawin, ay akin pong tinatagubilinan ano po ang mga miyembro ng lalo na po ang mga ama ng tahanan o kung sino man ang elder doon sa loob ng inyong tahanan na gumawa na o mag-lead para sa atin pong communion. Mahalaga po ito. Ito ay utos ng ating Panginoon Jesucristo. Subalit bago po muna yon atin pong pag-aralan, what areas that we should look in our lives sa pagse-celebrate ng atin pong communion. Sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 34, binabanggit po doon ang mga areas na dapat natin tingnan sa atin pong mga buhay. At ito po ay apat na areas that we should look in our lives. Number one, we should look back. Number two, we should look ahead. Number three, we should look within. And number four, we should look around. We should look back. Sa verses 23 to 25, binanggit po doon ng ating Apostle Paul, ikinote niya yung ginawa ng ating Panginoong Kristo. Na sinabi ng ating Panginoong Kristo, do this in remembrance of me. Do this in remembrance of me. Alalahanin natin si Jesus. Ano ba ang dapat nating alalahanin kay Jesus? Siya po ay namatay para sa ating kasalanan. Kinuha niya ang ating lugar upang magkaroon tayo ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. We should look back. Do this in remembrance of me. Not only we should look back, but we should look ahead. We should look ahead. Sa verse 26, ang sabi doon, do this in remembrance of me till I come. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin hanggang sa ako ay dumating. Gawin natin ang pag-aalalang ito hanggang sa iniintay natin ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Alam po natin ang history ay His story. At ang kanyang pagbabalik ay atin pong dapat alalahanin sapagkat dun po ang final na victory ng ating Panginoong Kristo kasama po ang kanyang mga anak o ang kanyang mga kapatid. Tayo po iyon. We should look back, we should look ahead, and we should look within. Sa verses 27 to 32, in-expound po doon at binigyan po ng emphasis ang pag-celebrate nito ay dapat maging worthy tayo. We have to celebrate this not in unworthy manner. Dapat ito ay ating i-celebrate sa maayos na paraan. Bakit po? Sapagkat alam niyo po ang background ng 1 Corinthians ni Apostle Paul ay alam niyo po isinulat niya ito na meron pong hindi magandang ginagawa ang mga Corinthian believers. Alam niyo po ang hindi nilang magandang ginagawa? Nagkakanya-kanya. Ang Lord's Supper ay talagang supper. Ang ginagawa po nila, kumakain at hindi na po iniintindi ang iba. At yun po ang susunod na bagay na dapat natin pong tingnan. We should look around. Sa verses 33 to 34, we should all eat together. Huwag po tayong magkanya-kanya. At sa loob po ng church ay hindi po dapat magkakanya-kanya. Tayo po ay dapat ay magtulungan. Tayo po ay magkaroon ng pagkakaisa. At ang ating Panginoong Kristo ay nagsabi ng ganito. Hinawakan niya ang tinapay. Tinapay na walang lebadura, walang yeast, na ang simbol noon ay katawan ng ating Panginoong Kristo na walang kasalanan. At kanyang sinabi, narito ang kahawig ng aking katawan. Narito ang nagsasalarawan
ng aking katawan. Kanin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Atin pong kanin sabay-sabay. At sa katas ng ubas, sinabi niya ito, narito ang kahawig ng aking dugo. Inumin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Atin pong inumin ang elementong ito sa pag-aalala sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Pero salamat po sapagkat alam namin ikaw ay namatay, nalibing, nabuhay, at muling darating. At inutos mo sa amin, sa pag-iintay namin, alalahanin namin ang ginawa mo doon sa krus. Salamat po, sapagkat kami po ay iyong inuutusan na gawin ito. Alalahanin ka sa aming communion. Ikaw po ang magpatnubay sa iyong mga anak. Ingatan po sila, lalo na po sa kanilang sitwasyon ngayon. Marahil, sila po'y dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok. Lord, ikaw po ang tumulong sa kanila. Huwag mo po silang pababayaan. To him who is able to keep you from stumbling and to present you before his glorious presence without fault and great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority. Through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. And amen. Hallelujah. Why don't we sing to our King? And let's worship the King of Kings. Hallelujah. Yeah. We come to rejoice in you, Lord. Come,